Welcome to our vlog, mga boss. This time, i-feature natin kung paano mag-install ng AIO featuring Dark Flash DX240 ARGB. And also, we will be using itong Dark Flash C6MS as an add-on para sa ating setup. Dito kasi maraming nag-inquire sa amin after purchasing itong AIO. This time, ipapakita sa atin ni JP kung paano ikabit itong AIO at the same time, paano natin isig itong C6MS. JP, pasok! So yan mga boss, unbox muna tayo ng ating DX240 ARGB Twister. Yan, produkto po siya ni Dark Flash. So yan, unbox muna tayo para ma-assemble natin siya. So ito yung kanyang dalawang fan, tapos ito yung kanyang radiator, saka yung kanyang heatsink. Ang tawag dun, boss? Yung pump. Yan. Nandito yung pump. Ito rin yung para sa AMD, saka para sa Intel. Saka yung mga screw niya. Yan. So meron din siyang kasamang manual. Yan. Ito yung kanyang manual kung paano ikabit. Yan. So unahin muna natin ito, lagyan natin ng fan. Tapos kunin natin yung mga screw ng fan. Yan, so tapos lalagyan natin ng thermal paste, yung Prosi. Yung DX240 natin, meron siyang kasamang sarili niyang thermal paste. Gagamit lang tayo ng ating sarili lang. Saktong amount lang mga boss. Ganyan lang kadami, okay na yan. Tapos spread natin equally, evenly, equally, tenderly. TLC. Huwag masyadong madami. Tapos ngayon, lalagay na natin yung ating heatsink. Ang bus, pahawak. Kuha na tayo ng screw. Yung screw na gagawin natin is ito. Naka-indicate naman po doon kung anong screw yung ginagamit para sa Intel. Higpitan natin. So, apat po yan. Okay. Higpitan. Yan, so mga boss, mahigpit siya. And so ito mga boss, para to sa CPU cooler. Yan, para sa CPU cooler to mga boss. Hanapin natin yung kanyang CPU fan. Yan, ito sa CPU fan mga boss ha. Tapos ito naman, para to sa power supply. Tapos itong dalawa. Yan, so nakita ninyo. Ito, meron tong kasamang isa pang ganito. So, para mag-ano siya. Ito yung nilalagay mga boss para dun sa ating CPU fan naman. Tapos, kukonek natin to sa ating CPU fan. Chassis fan niya. Tama. Bale, ang ginabit mo, isa sa CPU fan, saka isa sa system fan o yung kanyang chassis fan. Itong 4-pin, huwag nyo na itong ikakabit kasi huwag nyo na itong ikakabit sa board. Bale, ito kasi mga boss. So, ito, ikakabit nyo dito. Ito yung connection ng kanyang mga ilaw. Yan. So, pag itong, 3 pins pala, sorry. Itong 3 pins, may makikita kayong, pwede siyang isink sa board. So, mga boss, ang position nito, ang angle nito is dapat nasa taas siya. Yan. Para mas matagal yung span life ng ating, AIO. Orientation niya bago din. Yan. So, or kung gusto niyo siya, pwede niyo siya ipaganto. Dapat mas mataas itong level na to kaysa dito sa ating sa CPU cooler. Yan.
Dapat mas mataas ito. Hindi siya pwedeng nakaganyan. Okay mga boss ha? Kasi madaling masisira yung ating CPU cooler niyan. Dahil meron pa yung bubbles o hangin sa loob. So kailangan magstay dito sa ibabaw yung hangin at wala rito sa mismong loob ng CPU cooler. Ayan. So dalawang position pwede natin gawin. Isang papunta rito pa ganito or pa ganito. Never. Wag. Never rin ganyan. Wag yung pa ganyan. As much as possible, wag nyong gagawin yan. So pwedeng pa ganito, basta mas mataas to sa level kaysa rito. Ayan, so ulitin natin mga boss. So galing sa CPU cooler, yan, dito galing sa CPU cooler, meron tayong power para sa fan. Ito po yun. Ito yung nilalagay natin sa CPU fan. So ito yung ilalagay natin doon. Tapos meron tayong power para sa SATA na nilalagay natin to, sinasaksak natin to sa power supply. Ito naman yung para sa pump. Tapos ito namang isang to, ito naman yung connector para sa kanyang ilaw para mag-synchronize siya sa ilaw nung fan na nandoon sa ating radiator. So una natin lalagay ito muna, yung para sa CPU fan. CPU fan siya. Tapos sunod, ito ko-connect natin. Nasa isa. Isa pala. Ayan. So ito ko-connect natin dito para mag-synchronize yung kanilang kulay. Ito mga boss. Tapos ito lalagay natin ito sa power supply. Tapos ito pala, sorry. Yung sa may CPU fan, so dito magagaling yung power naman ng ating mga fan. So lalagay natin itong power ng mga fan. So header ng sa header ng system fan. Ang chassis fan or system fan. Iyan na. Check natin yung temperature. Sa may reset switch natin, dito na-change yung ano, nababago yung mga ilaw. Pwede nating bago-baguhin yung ilaw niya. So lalagay natin yung sa may reset switch. Ang ginamit ko yung power switch. Ayan, so pwede natin siyang bago-baguhin. Kinakita nyo. Ipindot-pindotin natin. Okay mga boss. So ngayon, paano naman natin isisynchronize yung ating C6MS? Ito. So ito yung ating C6MS na white. So para ma-synchronize siya, kailangan natin munang bumili, syempre, itong 3-in-1 na sa 3 packs ng C6MS. Huwag yung single mga boss ha, kailangan talaga meron kayo nito. Ito yung una natin kailangan bilhin. So kung napapansin nyo, yung isang fan niya, maraming mga wires. Yan, ito. Andi dito yung power. Yan. Andi dito yung reset switch din. May reset switch din to mga boss para pambago rin ng kulay. So una, connect natin itong mga to. Connect lang natin siya. Connect natin yung tatlo. Tapos ito, ito connect natin dito. Ito ngayon mga boss, ito yung i-connect natin doon sa may ilaw. So yung functions naman itong ano, ating C6MS. Yan. So kung napansin ninyo, ginagit ko ito. Dito. So ito yung dulo niya. At yung dulo na ito, isasaksak naman natin dito sa kabilang dulo ng ating fan sa may radiator. Saka mag-sync siya. Ang napapansin niya, naka-sync siya. Then, sunod natin,
naman. Yung galing naman to sa ating CPU cooler na mismo. Saka sa ating radiator. At yung ating isasana, pag sasamahin naman yun. Pakinaan natin yung tip dahil sa mga luwag ito. Kung mapansin ninyo, nagsisink na rin yung nasa ating ano, ilaw ng radiator. Tapos ayan, pwede na natin siyang palit-palitan. Ang gulay. Sa reset switch naman to. Nakita nyo naman po, naka-synchronize na siya. Synchronize na. So, ganyan lang kadali yung pag-synchronize ng ating C6MS saka ng ating DR12 Pro. Ganun din sa ating DX240. Sa ating DX240 saka sa ating C6MS. So, save lang din yung procedure niyan pagdating naman sa DX360 na AI cooler. Pwede rin siyang isynchronize. Common mistake, huwag nyo rin isasaksak ito sa board. Pag nakasaksak ito, ha? Mga boss, mag-aano yan, maglolo yan. Okay. Pwede kasi mag-brown out. Ayan. Yung sa no, sa firm natin, pwede siya mag-brown out yung ilaw. So, yung pinaka-power niya sa Molex na lang. Sa Molex na lang. So, ito yung power niya sa Molex. Ito yung sa may C6MS. Molex power siya. So, hanggang dito na lang tayo mga boss. So, thank you sa panonood. And there you have it mga boss. I hope may mga natutunan kayo. Well, just in case kung naguguluhan kayo, we recommend na rin na una, maganda, basahin muna yung instruction manual or guide. Search na rin sa net kung compatible yung product na AIO doon sa motherboard nyo. When in doubt, maganda, i-consult nyo na lang sa kilala nyong tech or much better, ipakabit nyo na lang sa kanila. Just in case kasi na magkamali kayo, hindi lang AIO ay masisira nyo, pati na rin yung parts sa mga computer nyo. At dito nagtatapos ang aming vlog. Please like and subscribe sa aming channel. Hit na rin yung ating notification bell. Pakishare na rin para marami pa tayong video na mapag-uusapan at i-discuss. Stay safe mga boss. Okay.